Hello guys! Welcome back to my channel and sa video ito, meron po akong gustong sabihin sa inyo. Meron po akong aaminin, kagaya po sa nababasa ninyo dun sa title at doon sa aking thumbnail na yes, biktima po ako. Kasi before, alam ko nagkaroon ito ng issue sa isang noontime TV host na medyo nakapagsalita siya ng hindi maganda about depression at maraming nag-react tungkol doon. And yes po, aaminin ko sa inyo na isa rin po ako sa biktima ng ganoong sitwasyon. Actually, ano nga ba yung depression? Yung depression, ito yung sitwasyon na kung saan nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan na umaabot na sa point na hindi mo na makontrol yung sarili mo sa na nararamdaman mo na kalungkutan. So yun po, yung mga kagaya namin na may ganoong sitwasyon, nangangailangan kami na tulong ng isang specialist na tinatawag natin psychiatrist. So before, kwento ko lang, no, before kasi nung naka-experience ako ng ganyan, in denial pa talaga ako. Andiyan yung umaabot ako sa point na gusto kong magpa-confine sa hospital kasi ang nararamdaman ko kasi before guys, andiyan yung nagpa-palpitate ako, andiyan yung para akong nahihilo, para akong yung nanghihina, na parang ang weird na parang feeling ko mamamatay na ako. Ilang beses ko yung nagamdaman at ilang beses na rin po ako nagpapalik-balik sa emergency room na kapag i-check naman ako ng doctor, kapag iba vital signs, ganyan, yung laboratory, sa dugo, and everything, normal naman, as in healthy as a horse, ika nga nila. Kaya nagtataka yung doktor. Before tinanong na ako ng doktor eh, sabi niya sa akin kung may problema daw ba ako at baka sakasakaling kailangan ko ng tulong ng ibang espesyalista. In denial ako that time, so sinabi ko, wala, hindi, okay ako, kaya ko. Tapos yun, hanggang sa hinayaan na lang, hanggang sa lumipas ang maraming taon, actually siguro mga 10 years yata yung lumipas, hanggang eto na yung experience ko before, parang ngayon na siya nagmamanifest na parang every time, araw-araw, umaga, tanghali, hapon, or any time of the day, parang nagkaroon na ako ng, ano, ng anxiety disorder. Ito yung parang tipong, yun nga, kaya sinabi ko sa inyo na kanina na nakaka-feel ako ng nervous, nakaka-feel ako kabog sa dibdib, palpitations, nanghihina, na parang feeling ko any moment mahihimatay ako, mamamatay ako, ganyan. So, yun pala. And, yun na pala yun na parang nag-develop yung depression ko hanggang eto na nga nagkaroon ako ng anxiety disorder na I don't know kung tama yung term ko guys, parang psychosomatic, kung ano yung iniisip ng utak ko, yun yung nararamdaman ko. Kasi kapag mayroon lang akong nakita or na flash sa TV or sitwasyon in real life, nagpa-process ka agad dito sa isip ko, nagpa-process ka agad siya, tapos ayan na, kung ano-ano na yung iisip kong nararamdaman ko, hanggang sa kung ano yung naiisip ko, pumupunta na dito, and then yun na, nararamdaman ko na siya any moment. Wala siyang pinipiling oras, wala siyang pinipiling sitwasyon, wala siyang pinipiling lugar. Basta, nagproseso si utak, pak, yun na, atakihin ka na. So yun guys, kaya ako naman sinasabi ito kasi alam ko merong kagaya ko may sitwasyon. Hindi ko ito sinasabi sa inyo guys para humingi ng simpatsya or humingi ng parang awang or something. Parang gusto ko lang i-share para maging awareness ba sa lahat. Or, tikiya, meron akong kaparehas ng sitwasyon na hindi alam yung gagawin or natatakot siya, nahihiya siya na kung ano ba dapat yung gagawin niya. Or, dahil kasi pag sinabi natin sa psychiatrist, ang iniisip ng karamihan sa atin is for mentally, ano, this, tawag ito yung mga tinatawag natin sa Tagalog, bali or something. Pero hindi guys, hindi ibig sabihin na nagpa-consult ka sa isang psychiatrist ay ganun ka na. Kumbaga, humihingi lang din tayo ng tulong or professional help para ma-overcome natin kung ano man yung sitwasyon na kinalalagyan natin na kinakailangan ng tulong nila. Kagaya ko,
before in denial ako, pero nung eto na, lately, na parang everyday, parang hindi ko na siya makontrol. Before kasi ako yung kumukontrol sa kanya. Pero ngayon, ako na yung kinokontrol niya na hindi ko na alam ang gagawin. Takot na akong lumabas kasi iniisip ko any moment baka umatake siya. Ngayon, ayaw ko ding mag-uwi sa bahay. Dahil iniisip ko mag-isala ako sa bahay, baka mamaya umatake na naman siya. Yung mga ganong sitwasyon ba? Kaya nag-decide ako na pumunta sa isang psychiatrist since yun nga yung laging ina-advise sa akin ng doktor before na kapag na-emergency ako, na-in-denial pa ako. So nag-try ako, nagpa-schedule ako, nagpa-appointment ako sa isang psychiatrist. And yun nga guys, ang session ko that time is parang 1 hour or more than 1 hour. And siya yun. Kasi uungkatin nila eh. Uungkatin nila yung nakaraan mo. So, mahabang proseso, mahabang kwentuhan. Andyan yung tipong umiiyak ka sa hindi mo na magkakilala dahil pinapakwento ka ng mga nakaraan mo. Kung ano nga ba yung sitwasyon mo noon. Ano ba yung naaalala mo ng kabataan mo. Kung ano yung mga pinagdaanan mo sa buhay. So, yun. So, doon nga na... Oh, sorry guys, meron lang airplane. So yun, doon nga na tumbok nung psychiatrist na parang nag-suffer ako for depression and then nagtuloy-tuloy siya for anxiety disorder dahil nga hindi siya naagapan. Kumbaga, ngayon nagmamanifest yung kagaya ng sinasabi ko parang kanina na natatakot akong lumabas mag-isa, natatakot akong maiwan mag-isa sa bahay dahil any moment umaatake siya, yung nagpapalpite, nahihina ka, nahihilo ka, na halos parang hindi ka na makahinga. So yun. Tapos yun, inisitahan niya ako ng doktor. Actually guys, ang sarap sa pakinggan kasi sabi nga nung doktor sa akin, hindi siya ganun kadali yung proseso. Hindi porke nagpa-check up ka ngayon, binigyan ka ng gamot, instant yung pagiging, ang tawag ito, ayoko namang sabihin abnormal or kumbaga parang yung level ng normal na pakiramdam, parang ganun. Hindi siya instant, pero ang pakiramdam ko that time, ang tawag ito yung pakiramdam ko doon, kumbaga parang nung bago ako pumasok doon sa clinic, parang 10 kilos yung bit-bit ko, halimbawa lang. Pero nung paglabas ko, parang nabawasan ako ng kalahating kilo lang. Kasi katulad na binigyan nga niya ako ng mga gamot. Although yung mga gamot, hindi ko nababanggitin sa inyo dahil prescripted siya or kailangan ng prescriptions. Ayun. So yun, parang nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na kung dati natatakot akong atakehan ako, ngayon, inakabangan ko siya, sige, go, atake ka, meron akong pag-emergency gamot sa'yo. Parang ganun. Kung baga parang nagkaroon lang ako ng starting point para mag start ulit. Tapos yun na nga guys, nung nag-start ako na nagpa-check sa isang psychiatrist, nawala lahat yung manifestations, nawala lahat yung sintomas na nararamdaman ko before. Hindi na siya ganun kabigat sa pakiramdam. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing totally okay na lahat. Pero, on process, nakikita ko yung improvement, nakikita ko yung epekto nung ginagawa namin therapy at the same time, yung medications na binigay niya. So yun guys, ganun siya. So baka kayo, meron tayong yung tawag ito, same na nararamdaman, katulad ng sa akin. Much better po na kumonsulta na lang tayo sa doktor para at least alam natin yung gagawin natin. Kumbaga hindi tayo na kinakabahan na kung ano ba yung dapat natin gawin, kung ano ba dapat yung mga gamot na iinumin kasi hindi porke meron tayong mga over-the-counter na gamot na nabibili natin, okay na yun. Much better or mas maganda na yung doctor mismo yung nag-prescribe sa inyo ng gamot na iinumin ninyo, kagaya nga nung sa akin, although hindi ko na siya babanggitin dahil medyo delikado siyang, hindi naman siya delikado or kailangan kasi talaga siya ng prescription ng, or reseta ng doktor.
So yun. So yun lang guys, and sana medyo ang tawag ito, hindi ko yan sinasabi sa inyo para humingi ng simpatya. Sinasabi ko lang yan para lang magkaroon tayo ng konting awareness, kasi baka mamaya meron na tayong kamag-anak na ganun na pala yung nararamdaman. At least, maski pa paano, maintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan at kung paano natin siya itatrato. So yun lang guys, and kung meron po kayong comment, just comment below, and please subscribe, like, and share yung video ito. Okay lang guys, thank you, and goodbye, ingat kayong lahat.